Good morning mga tropa. So ngayong araw na to, papakita ko sa inyo kung paano ko piniprepare ang aking kokopit. Simulan na natin. So mga tropa, ito. Itong gagawin ko ngayon. Bibistahin ko ang aking kokopit. So kukuha muna ako dito yung aking kokopit. Ayan. Yan. Tapos alug-alugin lang natin ng ganyan para pumagsak yung cockpit. Yan. So ito yung coco wire. Daming natira. Itong coco wire, tatanggalin natin 'to. At ilalagay natin sa separate na sako. So ito, kukuha ulitin ng bago. Yan. Lalagay lang natin dito sa ating pistayan. Yan. Tapos, alug-alugin lang natin ng ganyan. Para masala. Lulusot lang dyan yung mga kokopit. Yan. So, yan yung ating kokokwire na naiwan. So, tatanggalin natin to. So, yan mga tropa, na bistay ko na yung aking kokopit. So, yan. So, magpapakulo ako ng tubig, tapos ibubuhos ko dito. Yan, kumukulo na. Pwede ko nang ibuhos sa aking kokopit. So yan, ibuhos ko na yung ano, yung aking hot water dito, aking boiling waters dito sa aking kokopit. So ito, haluin ko na to. Mainit to. Kaya kailangan may panghalo kayo. Yan o, maraming tubig sa ilalim. Kasi yung tubig, lulubog yung tubig, tapos lulutang yung lutang yung kokopit nyo. Kaya dapat may panghalo kayo. Yan, na-mix ko na ng maayos. So, mainit to. Tingnan nyo kung nakikita, ewan ko lang nakikita sa camera na umuusok to sa sobrang init. So, yan. So, hayaan ko lang tong lumamig. Then, pwede ko na siyang gamitin para pagtaniman ng aking mga punla. So, yan mga tropa. Malamig na. Hindi na siya mainit. So, ang gagawin natin ngayon ay ilalagay natin dito sa ating seedling tray. So, yan. Pipigaan natin yung ano, yung itong ating cockpit. Yan, tapos ilalagay natin dito ng buhaghag lang dito sa ating seedling tray. By the way, itong seedling tray ko na to ay ano to, yung maliit na grape box. Dalawang klase kasi siya eh. Yung isa malaki tsaka isang maliit. So ito, maliit na grape box. So dito ako mag itong gagawin kong seedling tray. Tapos malalaman nyo pag ano, pag nakapagpunla na tayo dito sa ating seedling tray. So yan, maraming tubig yan, oh. So pigaan nyo lang bago nyo ilagay dito sa ano, seedling tray. Yan, ibuhaghag nyo.
So yung iba nito ginagamit nila is yung ano, yung walang magamit na seedling tray, pwede tayong gumamit ng yung mga microwavable na pinaglalagyan ng mga take out na sa mga fast foods. So pwede natin gawing ano yon, seedling trays. So ano lang natin, bubutasan lang natin yung ilalim. Yan, tapos lagyan natin ng kokopit. Yan, papantayin natin tong kokopit. Papantayin mo. Pero wag nyong isisiksik. Yan. So, yan na siya. So, pagkatapos nito, pwede na tong pagtanim yan. So, mga tropa, ito. Tatanim natin ngayon ay ang Rushmore Evelyn. Yan. Yan yung kanyang seeds. Ang uri siya ng Lolo Bionda. Yan. Yan. So, itatanim natin dito sa ginawa nating seeding tray. Yan. So, yan ang ating seeds. So, gagawin natin ngayon, ibubudbud lang natin tong seeds dito. Yan. Yan. So yan, ibubudbud lang natin ng mga seeds natin dito. Basta wag lang magdikit-dikit. Yan. Titingnan nyo, kita naman yan sila eh. So yan. So yan mga tropa, nailagay na natin yung, naibudbud na natin yung mga seeds. Yan, kung makikita nyo yung mga seeds natin. Ayan. Yan. So, naibudbud na natin yung seeds dito sa ating seedling tray. So, next na gagawin natin, bubudburan natin ng manipis lang yung ating mga seeds na to. Bubudburan natin ng bubudburan natin itong kokopit para matakpan lang yung mga seeds natin. Yan. Yan. So, bubudbura lang natin siya hanggang sa mapuli covered lang yung ating mapuli covered lang ating mga seeds. Yan. So yan. I-ano lang natin, pantay lang natin tong ating pinang-cover na kokopit. Yan, ipantay lang natin ito sa seedling tray. So, once na napantay na natin yung ano, yung kokopit. So, yan mga tropa. Napantay ko na yung ating kokopit sa seedling tray na pinagpunlaan ko ng seeds. Yan. So, naka-submerge na yung mga seeds. Yan. Nalubog ko na yung mga seeds. Natakpan ko na yung mga seeds. Light lang yung pagkaka-cover sa kanya. Yan. So, next natin gagawin ay
sprayan natin siya ng tubig. So ito ang ating gagamitin. Yan. Sprayan natin ang tubig. Basta ano lang natin na sure lang natin i-sure lang natin na basa yung na nabasa yung ating mga seeds. Yan. Basa yung seeds at the same time. Hindi naman fully soaked yung ano na malulunod yung ating mga seeds na pinunla na ibinaon dito sa cockpit. So yan, didiligan natin siya. So yan, didiligan natin siya. So once na maayos na yung pagkakaan yung sa maayos na yung tubig pagkakadilig natin ng water, so iwanan na natin siya sa lugar na iwanan natin siya dito sa greenhouse, dito sa lugar na mainit kasi yung ating mga seeds madali siya mag-germinate basta yung location nyo ay mainit. Yun. Pag malamig yung lugar, hindi agad mag-germinate ang ating mga seeds. So, lalagyan natin ng tag. So, ito. Evelyn. So, lalagyan natin itong tag para alam natin na ito yung tinanim natin dito. So ilalagay lang natin siya sa lugar na mainit. Yun. So babalikan ko kayo after two days or so. Yan, so magandang araw sa inyong lahat. So, ito na yung second day ng Evelyn. I mean, second day niya from planting. So, bali, first day ng kanyang pag-germinate. So, ayan. Ito ang kanyang day one. So, yan, kung makikita nyo, yan na yung Evelyn. Rushmore Evelyn. So, ito yung tinanim ko dito sa aking improvised seedling tray na yung grape box na maliit. Yan. So, makikita nyo yan na marami na siyang sibol. So, ito ang day 1 niya. April 21. Yan. So, makikita nyo yan. Eh. Sumibol na siya. So, antabayanan nyo to mga kapatid, mga katropa. So, ngayon, didiligan na natin. Yan. Mist lang. Para lang ma-retain palagi ang kanyang moisture. Yan. Kasi pag mag-dry siya, mamamatay yung ating mga sibol. So yan.
So, abangan nyo mga katropa at mga kapatid. So, babalikan natin ito bukas ulit. Abangan nyo. So, yan na mga katropa. Second day to ng Rushmore Evelyn. Kung makita nyo naman, yan, oh. Nakasibol na sila. So, ito ang day 2. So, tinanim ko to nung April 20. So, April 22 na ngayon. So, ang bilis niya mag-germinate. So, itong halaman na to, itong ating seedlings na to ay didiligan nyo to ng umaga. Pagkagising nyo sa umaga, diligan nyo. Tapos, yung sunod yung dilig ay ano na, afternoon 5 p.m. yun. So ganun lang araw-araw. So spray lang, spray ng kaunti lang, ma-maintain niya lang ang moisture. So yan, kung makikita nyo, ayan. Good morning mga katropa. Makikita nyo, ayan ang ating Rushmore Evelyn. Today is April 23, 6:56 a.m. Itong ating Rushmore Evelyn ay nag-germinate nung April 21. 3-day-old na itong ating Evelyn. Kung maalala nyo, tinanim natin to nung April 20. Ang bilis tumubo. Yan, magagandang tubo nila. From day 1, dito ko na to pinesto sa aking greenhouse. Yan, dito lang yan, oh. Yan. Ayan. Dito lang yan nakapwesto. Since it's morning, so imo-moisten natin siya ngayon. Para lang hindi siya mag-dry itong buong araw dahil sa init ng panahon. Itong dinidilig ko is regular tap water lang to. Yan, pag na-moisten na siya, mamaya na ulit, in the afternoon, na ulit siya didiligan, mga 5 p.m.